Mainit na balita mga kaboses ng MASA. President Bongbong Marcos Jr. binanatan si former President Rodrigo Roa Duterte. Aniya ay wala na itong kwenta at hindi siya makakapalag dahil siya ang nasa posisyon ngayon at hindi si Tatay Digong. Kaya naman ay pinagbantahan na rin siya ni former President Rodrigo Duterte si Kuting ng Norte na ito na ilalabas nila ang katotohanan at isisiwalat na ang mga kabalbalan na ginagawa ng mga ito sa Malacañang at lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. At dito na nga rin nilabas ang pagkapulvoronic nila Kuting ng Norte, Liza Smags at Tambaloslos na sobra na talaga ang kanilang ginagawang pangkukurap sa pondo ng ating bayan. Kaya naman, ang hiling ng mga netizens ay dapat na silang kaladkarin at imbestigahan na sa Senado para malaman na ang mga katotohanan at managot na ang mga dapat managot. At heto naman, panoorin natin ang buong detalye. By the way, this is Boses ng Masa at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay mag-subscribe ka na! So, ang ibig sabihin, hindi na tumagal ng 6 years si Pangulong Duterte. Dong, ligwak na yan. Kung nag-overdose yan, hindi na tatagal ng isang araw yan. Gagano na lang yan ng bonggang-bongga. Ayan, sabi niya, nurse din ang common law wife ni Pangulong Duterte. Yes, si Miss Hanilet. True. Diba? So anyway, si Pangulong Duterte, nung inamin, actually hindi niya naman kailangan aminin eh. He's being transparent na I am taking this drug kasi nga because of my pain. Dahil na-aksidente siya sa motor. Illegal ba yon? Hindi. Prescribe yun. Piniprescribe ng doktor. Okay, sige. Ang sagot ng mga dogs, mga dogyots ni Lisa, ay hindi. Kasi ino-overdose yung sarili niya. Oy, mga syunga, kung ino-overdose na yan, wala na kayong narinig na nag-speech doon. Wala na. 6 years ago, nasa ilalim na siya ng hukay. Diba? 6 years ago. Kung yan ang naratibo nyo. So kaya kailangan namin i-counter ang katangahan, ang kasyungahan, ang kabubuhan ni Kuting. At kayo naman, na mga mainstream media, ganun lang kayo doon. Okay, sir. Thank you, sir. Hindi nyo pinapagana ang inyong jutak. You validate that. Then you counter if you're really for the people. But it's good. I'm here. Hanggat may alindog ako, I'm here. Okay, now, punta tayo kay Polboron. Kay Duterte, yung favorite ni Pangulong Duterte dahil sa pain niya at yung favorite ni Kuting. Actually, pareho lang yan na pwedeng i-prescribe ng doktor. Parehong function yan eh. Diba? Pero may mga euphoria effect yan. Ang kay Kuting, hindi siya medical prescribed o doctor's prescribed. Ang sa kanya, recreation. Trip-trip lang. Ay. Ganon-ganon. Kaya nga, Polboron, okay, yo, let the mayo, let's go. Okay, yung mga kaklase niya, let's go, punta na tayo, magsingot-singot na tayo ng Polboron. Yun ang pagkakaiba. Prescriber the doctor, yung kay Pangulong Duterte, yung kay Kuting, trip-trip lang. Ano yung trip-trip lang? Trip-trip yung addiction niya. At alam yan ng kapatid niya, alam yan ng mga kamag-anak niya. Tama si Pangulong Duterte, alam yan ng mga military, ng mga PSG sa likod niya. Kaya kayo mga PSG na mga matitino, kung matino kayo, speak up. Get up, speak up, and pick him up. Diba? So yun yung pagkakaiba. Ulitin natin, bakit si Kuting, okay, ay tumitira ng Polboron? Meron ba siyang pain? Okay. Ano to eh? Yung tinitira ni Duterte at tinitira ni Kuting, okay? Meron ba siyang pain? Wala. Trip niya lang kasi judictus benedictus siya. Si Duterte, ano ang intended? Ano ang intention ni Duterte? Bakit niya tinitira itong fenta? Kasi may pain siya. Kailangan niyang gamutin ang sakit na nararamdaman niya physically. Si Kuting, ano ang intention ni Kuting? Gusto niyang feeling euphoria at yo, party-party with Coldplay and what? Beatles during his younger years. Okay. Next, pinisrad nga ng doktor, hindi nga, eh, puslit nga. Okay? Ano? Ano ang side effects kay Kuting? Ang dami. Okay? So sa kanya, wala pang adverse effect na tinataw. Well, I may say,
life-threatening? Yes, pero it takes time. Kasi nga, hindi naman niya tinitira ng, siguro ng, ano, ng baso-baso. Diba? For what? For recreation lang. Trip-trip lang. So if you compare si Pangulong Duterte at si Coting, okay? May kadahilanan kung bakit kailangan inumin ni Pangulong Duterte ang fenta. Dahil mayroon siyang nararamdaman at that fenta is intended to cure the pain. But Coting is doing the pulboronic or the Coca-Cola is the intention is to get high and high and high. Ay, mas marami akong alam na kanta, di ba? Para maging high, para maging euphoric, di ba? May euphoria ang hitad. Oh, yung mga ganon. Then, the side effect right now is the ngiwi. Okay? Ngiwi. Ito yung mga muscle twitching niya. Yan ang side effect. Manageable ba yan? If he is taking for long, long time, mahirap. Pero kung nag-quit siya right away, manageable yan. Through what? Through therapy. Okay? Contrary sa adverse effect na kapag patuloy mong iniinom ng buwa, tinitira yan, sinisingot mo ng bonggang-bongga, the adverse effect is death. The most you get that thing kapag patuloy mong ginagawa ang pulboronic. So now you know, Coke is it. I love that, sabi ni printer ako. Coke is it. Okay? So ngiwi, tapos nguya, tapos luwa ang mata. Nanlilisik yung iba, di ba? Kapag sobra na ang tinitira mong Coca-Cola, wala ka na sa, ito, buti naalala ko, wala ka na sa normal mind mo. You cannot think. You know? Normally, why? You compare the thinking of Pangulong Duterte and Coting. Si Pangulong Duterte, no nag-speech kagabi, wala siyang script. Yung kanyang train of thoughts, yung pagkasunod-sunod ng kanyang pag-iisip sa subject na kanyang tinatakil during that time about the pulboronic is just amazing. Tama. Pagkasunod-sunod. Yung emotion niya na hindi ko kayo inaano. He talks about ICC. He talks about People's Initiative. He talks about important issues sa ating lipunan. Whereas, sabi ko, on the contrary, Coting speech sa grandstand, nagbabasa siya ng script. Bakit ka magbabasa ng script kung ang speech mo ay paulit-ulit na lang about economic choice? Imagine mo, binasa pa ni Coting ang speech niya. Tama ang pagkaalala ko na the bawal ang tamad. Hindi tayo dapat magwawaldas. You don't need to write a script kung yun lang ang gagamit, ang sasabihin mo. Ibig sabihin, ang isang pulboronic, hindi nakakapag-isip ang kanyang mind, yung kanyang neurons, kasi nga na sobrahan na sa pulboronic. So hindi siya makakapag-compose ng tamang kamada ng mga sasabihin niya, kaya kailangan niya mag-script. Para nga naman, sounds like he knows what he's doing or what he's saying. So you see that? You notice, I challenge you, dogyots or trolls, you compare. Si Coting, wala pa yatang 5 minutes yung kanyang speech sa Carino Grandson, may script. Si Duterte, halos isang oras nagsalita, walang script. So sino ngayon ang may adverse effect? Kasi let's talk about, wag din adverse effect kasi that's life-threatening palangga. You know, you need to consult doctor right away. Let's talk about side effect na lang. Kung si Pangulong Duterte ay mayroon nagmamanifest ng side effect ng kanyang tinitira para sa kanyang pain, makikita mo doon, hindi niya na matatapos yung kanyang speech kasi makakaramdam siya ng, sabi ko nga, pwede drowsiness, di ba? Yung paghina ng katawan, fatigue, yan yung mga side effects na manageable na pwede mo yan. Pag yan ang feeling mo, pag may sakit ka, minum ka ng gamot, I don't feel like getting up. So okay, iga-iga lang ang beauty ko dito, ganon. Pero nakakita niyo yung, you know, yung momentum ni Duterte, Pangulong Duterte, the way siya magsalita mga palangga, nasa right mind siya. And you really learn a lot from him, from the terminologies. Of course, he's a lawyer. Diba? Hindi lang siya basta-basta lawyer. Naging presidente siyang matino. Samantalang si Coting, hindi niya masabi-sabi dito na hindi niya masagot-sagot ang mga reporters kung siya ba ay nag-Coca-Cola or you know about it. Na, kung ako tatanungin mo, kunyari tatanungin mo ako ang presidente, kunyari lang.
Oh, Marlica, President Marlica, di ba mangarap tayo ng bonggang-bongga? Vlog ko naman to. Ikaw ba ay pulburon eh? Kaya ang sagot yung jutang dininan mo. Hindi ako nagpupulburon, baka ikaw. Oh, sige nga, kakasuhan kita ng ganyan, di ba? Pero para sa akin, you know, hindi naman, well, kahit ano, pwedeng iba to sa'yo sa panahon ngayon just to destroy you. Especially kung si Lisa ang kalaban mo. Di ba? Black Ops yan, magkakasabot din si Lisa, si Mel Robles, si Taning, yan mga yan, yan ang pinaplano nila to attack Duterte and Maharlika. You know what I mean? So, Cuting Jr., wala ka talaga sa PIDEA list. Kasi nga nakiusap, nagmanikluhod si Aimee Marcos sa'yo, ay si Aimee Marcos, si Pangulong Duterte, si Senator Aimee, na wag ka na. Kaya nga, di ba? Oh, kaya nga, inamin mismo ni Pangulong Duterte. Dahil magkaibigan man tayo, pero napakagaling ni Pangulong Duterte. Hindi niya binanggit si Aimee doon. He's really good. Ako sinasabi ko kasi hindi naman ako pangulong ni Pangulong Duterte kasi ako straight from the puting ahas, gusto ko makita niyo yung behind the scene. Okay? So ngayon, pikon na pikon sila ngayon. So malinaw na tayo sa PIDEA kung bakit wala si Cuting doon and malinaw na rin tayo sa intended effect, side effect and adverse effect ng kinitira ni Pangulong Duterte sa sinisinghot na pulburon ni Cuting. Right? Then pupunta tayo ngayon sa sino ang pikon, sino ang talo. Here we go. Sino ang pikon, sino ang talo, sino ang baliw? Okay, move a little bit, darling. Okay? Here we go. Okay, tignan natin. Okay, pakita natin to. Okay, ito lang. Ubumunta ng Vietnam ang hitad. Okay, tignan natin. Ay, teka lang. Tagalan natin ng ano, ng bonggang-bonggang eksena. Wait lang. Wait a minute. Hold your horses, darling. Okay. Panoorin. Ang pikon ay laging talo. Kayo si Lisa Smugs. Oh, si Inday, call na call. Si Lisa, halata ang kanyang pagiging pikonera, jinggetera. Oh, nakita, oh, di ba? Oh, andun si Inday, nakatayo. Protocol yun, ha? Mag-shake hands ka. Ano ginawa ni Lisa? Okay lang yan. I totally understand her. Kasi, ganun talaga kapag nasusukol ka na. Pikon, guilty, at laklakera polboronic. Okay. So ano, mga palangga, ang naging epekto ng ginawa ni Pangulong Duterte kahapon na speech? Bumahag ang buntot. Ano ba yung ano doon? Ano ba yung pinag-usapan nila doon? Diba, it's about the main subject doon sa Davao Rally is about the People's Initiative na niloloko ang Pilipino, pinapipirma, ha, para palitan o baguhin ang konstitusyon sa pabor kay Lisa, kay Tambalusdos, kay Sandro, at kay Cuting to stay in power. Okay, now, here we go again. Okay, mga palangga. Okay? Ito, dali lang. Ah, ano, sabi mo? Ulitin ko? Palangga, may nag-comment? Okay, sige. Paliwanag natin ulit ito. Okay, dali, paliwanag natin ulit. Kasi bago ko ipakita yung mga drama. Oh. Ayan, tignan ulit si Lisa. Oh, di ba? Oh, hindi niya alam kung anong gagawin niya. Oh, ayan, nakita niya si Versamin, umakap siya, kabog, kunyari, nag-plastic-plastic. Tatanggalin na rin niya si Versamin, di ba, sabi ko sa inyo, si Mandanas ang papalit. Oh, ayan, ninistab niya si Lisa. Okay, now, ano po ang naging effect ng ginawa ni Pangulong Duterte na kailangan ninyong magdiwa ngayon? Kung wala kayong pera, bumili na kayo ng pansit canton. Diyan, here we go. Pakita ko sa inyo. Nataranta at nasyokot ang mga hitad. 'Di ba? So nakita niyo nga na inisnab si Sarah, 'di ba? Yes, particular nakitang-kita naman na inisnab si Sarah. Here we go. Ang COMELEC po si George Garcia at si Lisa ay nanginig, ang umatras ang kipay ni Lisa Smugs. Here. Okay, basahin ko lang. Natakot sila. Ano ang headline? Basahin ko. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Diba, tinatanggap na nila yung mga pinagbabayarang pirma ng taong bayan? Ulitin ko muli. Ang goal nila, Attorney Vic, Attorney Glenn Chong, ni Spokesari, Attorney Harry Roque, si yung iba pang mga speakers doon, mga palangga, mga family Duterte, is about the People's Initiative na hindi naman People's Initiative kundi initiative ni Lisa, ni Cuting, ni Tambalusdos ng mga jejemonyo
para linlangin ang Pilipino na papirmahin nang hindi nila nalalaman, hindi na ipaliwanag sa kanila yung kanilang pinirmahan na para pala baguhin ang konstitusyon para hindi about revision, di ba? I-revise nila, it's about sa ekonomiya para makapasok ang mga foreign direct investors, mga ganyan, chuchu. Ngunit, para man natili sila sa power. So, niloko nila ang taong bayan at ginagamit ang pondo ng gobyerno sa pamamagitan ng paglilinlang ng pagbibigay ng ayuda. Kasi sa Crino Grandson, nagbigay ng mga ayuda doon, pinapunta yung mga kawawa, mga kababayan natin. And it's good, nagkaroon sila ng bigas. Pero yun ay way ng, sabi ko nga, form ng panlilinlang. At sabi, tawag din ni Pangulong Duterte at bribery. At mismo si Senador Aimee Marcos, sinabi niya na ang kanyang pinsan na si Romualdez ay binayaran ang mga kongresista ng 20 milyones, 20 million each just to push o linlangin ang mga taga-LGU, mga barangay, mga kasabwat nila doon sa kanya-kanilang distrito para papirmahin ang taong, mga tao na nagugutom at gamitin as bribe. Okay? Yung pera din naman ng taong bayan. Tama si Pangulong Duterte. So yun yung goal doon. So dahil umurong ang kipay ni Lisa Smugs, sabi ko sa inyo eh, right away. Here's the headline. Now, babasahin ni Maharlika. COMELEC suspends all proceedings on People's Initiative. Sabi ko nga, kasalukuyan na binibida-bida nila, na ipinupush nila, na nakakuha na raw sila ng enough signatures, like 12% signatures total of a national, total ng mga 12% total of registered voters. Okay? So ngayon, inaano nila yan, di ba? Binibilang-bilang ngayon ni COMELEC. Pero naudlot, umurong ang bayag ni George Garcia at itong si Lisa Smugs at si Kuting. Okay, January 29 from GMA Online. The Commission on Election has suspended all the proceedings related to the People's Initiative seeking to amend the 1987 Constitution. Anong ibig sabihin yan? So pinigil, sinuspilde ng COMELEC ang mga kaletsihang proceedings, pagbibilang, pagtatanggap ng mga pinirmahan niyong pinagluloko kayo kung kayo ay nasa luneta kahapon. So abruptly suspended. Boom! Okay? So effective si Pangulong Duterte kagabi. And this is para sa atin trophy ito, mga hitad. Okay, next. Ano sabi ng balita dito? At a news conference Monday, COMELEC Chairperson George Garcia announced that the COMELEC and Bang unanimously voted for the suspension of COMELEC Resolution Number 10650 that covers the guidelines for the People's Initiative. So nagkonferensya sila, nagmeeting-meeting ang mga jutang GMS at napagdedesisyonan nila unanimously para suspendihin itong kasalukuyang resolusyon na that covers the guideline for the People's Initiative na dapat bilangin, tignan kung tama ba mga nakasignature doon. Okay. Ano ang sabi pa? COMELEC. Indefinite, hindi natin malaman kung patuloy na ibabalik nila or, you know, hindi na ba. Okay? The indefinite suspension includes, ito na, the acceptance of signature sheets by the local COMELECman. Hindi lang, kung talaga, masyadong matigas na eh. Nahirap taga Bisaya. Oy, pero masarap na matigas ang dila. Ano dong? Okay. The indefinite suspension includes the acceptance of signature sheets by the local COMELEC offices pending the review and revision of the said guidelines. So, ibig sabihin, sinuspindi na yung pagtanggap sa mga local COMELEC offices ng mga signature na pinasimunuan ni Lisa, ni Sandro, ni Martin na binayaran ang mga kongresista ng 20 million para linlangin ang taong bayan. And this is the power of our voices, our voice. Pinagsama-samang boses ni Maharlika, ng Pangulong Duterte, okay, ni Miss Here, Me Click, sino yan, si Palanga, okay? Laban ang mga maisog, sabi ni Anil, sa ating mga Anilet, natawanan si Inday Anilet, oy, okay, so ngayon, okay, ano sabi ni George Garcia? We honestly believe
Sabi niya, based sa aming initial assessment, kailangan naming i-review, i-enhance, dagdagan yung aming existing IRR or implementing rules and regulation, o tama, concerning the people's initiative. Dahil sa ating palagay, may mga bagay doon na kulang at wala doon sa ating guidelines. Eh, yun naman pala. Kailangan pang ilabas ni, ikumpirmahin ni Pangulong Duterte, ang bangag na presidente, di ba? Bangag ng bonggang-bongga. Kailangan pang ano doon, tumayo si Pangulong Duterte ng almost isang oras, okay, na sabihin na sikutin kay isang bangag at isang judictus benedictus bago nyo solusyonan o bago nyo gawin ang tama, dahil alam mo, Garcia, ha, George Garcia, dyan sa COMELEC, na ikaw ay tau-tauhan ni Lisa, at dahil tau-tauhan ka ni Lisa, ni Tambalosas, ni Kuting, kahit alam ninyo beforehand, itong mga ginagawa ninyo na labag sa batas at sa guidelines ng mga nabanggit na mga batas o IRR dito sa COMELEC, mga palangga, itinuloy nyo pa rin kasi walang pang matapang na maglakas ng loob katulad ni Pangulong Duterte na magsalita at bulyawan kayo, mga jutang ginemes kayo. So this is what, mga palangga, accomplishment natin to. Winner na tayo dito, mga hitad. BBM resign now, sabi ni Ana CH. Oh, sabi niya dito, oh, yun na lang pala, translation na lang pala. Ay, ito pa pala. No, ano pa sinasabi dito? Kailangan ito para maiwasan ang problema, kaguluhan at hindi pagkakaunawaan doon sa mga interpretasyon ng provision. Eh kung matinutong mga ito, bago nila tinanggap, well, in the first place, the intention of this people's initiative is in bad faith. Linlangin, you know, i-bribe, kawawain ang Pilipino sa kanilang personal na interest, sa agenda ni Lisa na manatili sa pwesto yung jutang jininang butod na yan. Okay? Putod, mudlo. Putot! O, oh, diba? Ito nang gawin ng hitad na yan, walang ano yan, wala nang ikagaganda yan. Alright! Sabi dito, Garcia reiterated six... Oh, okay. Okay. In English lang niya. Okay, sabi ni Garcia, sa aming palagay, sana naman huwag kaming obligahin kung gaano kahaba o kaiksi yung panahon na kakailangan namin para i-review namin ang rules. Sinabi rin naman ng Korte Suprema na naging desisyon niya na dapat ang People's Initiative ay isang kapangyarihan ng mamamayan. At dahil dito, dapat siguraduhin natin that people will able to exercise really this right under the Constitution. Garcia, alam mo sa sarili mo na ito ang dapat gawin, pero dahil asong julol ka ni Lisa, okay, kasabwat ka sa lahat ng mga kaletsyan dyan sa Smartmatic, itinuloy nyo pa rin. Kung walang Maharlika, walang Kochi TV News, walang Kaikri Powers, ipagpapatuloy nyo ang mga kabangagan nyo. Kaya this is the power. That's why I'm telling you, mga palangga. Kung meron man silang perang ninakaw sa bayan at they feel that they are powerful in Malacanang and they have power, political power, we the people have a social power. So we have to unleash our power and put them in the Kumonoy. Hindi? Soon. Diba? So yun. Okay, ano pa sinasabi dito ni Hitad? So, yeah, yun lang. So ngayon, mga palangga, natakal ko na si Fidea, si Kuting statement, then pikon si Lisa, and now na antala na ang People's Initiative na kanilang panglilin lang sa atin. Di ba? Walang forever, sabi ni Kat Serrano. So now, Inday Sara, okay, si Inday Sara ay nagbigay ng statement. Okay, magaling din to eh. Okay, si Inday Sara naman, ano ang epekto nito sa kanya? Maliban siya sa nainisnab siya ni Lisa Smugs. Di ba? Nakita mo kung sino ang pikon dito. Sino ang talo dito? Uy, congratulations to our 14,000 live viewers. My God, tinalbogan natin si Kuting. 9,000 lang siya kahapon. Nagbayad pa sila ng mga performers. Again, they spend millions of money of the Filipino people dun na sa kadyotahan nilang mga kick-off rally na yun, mga palangga. Dapat i-kick out na natin talaga sila very soon. Mga performers, fireworks,
panglilin lang. Ah, mga tao, ginamit. Kaluluway ang mga tao dito. May mga nagtetext sa akin. Ma'am, ito, binigyan kami ng mga bigas. And it's okay yan, nabibigyan ka ng bigas. At dapat nga ginagawa ng gobyerno yan kaysa naman kanilang ibubulsa. But double jeopardy ang ginagawa nila sa taong bayan. Nililin lang na nila para magkaroon sila ng mga attendees doon para sabihin sa national, you know, sa taong bayan na, hey, si Kuting ay popular pa rin. Julul, hindi ka nga makatenti kapon ng live viewers. If the lahat ng tao doon ay talagang para sa iyo at nagmamahal at sumusuporta sa iyo, kung mahal mo ang isang supporter, ay isang taong sinusuporta, like ako, tatlong telepono pa ang i-open ko para, you know, ay, I love Kuting. Kasi, you know, kailangan, marami naman ang viewers si Kuting. Eh, hindi talaga nakabango. Wala nga 10 kilo doon. 9.5 lang si Dodong Kuting. So, ibig sabihin, yung mga taong doon, hindi sila pumunta doon. Ay, you know that already kasi nag-release sila ng internal memo sa lahat ng ahensya ng gobyerno. At pinwersa nga ang mga tao, di ba? Kakita ko na yan sa inyo. 10 at 100, 200, di ba? Sa bawat ahensya ng gobyerno. Pwersahan. Hindi buong puso na pumunta ang mga tao doon. At ang iba doon na mga kawawa nating mga kababayan pumunta kasi wala silang bigas, wala silang makain. So kahit naman ikaw, di ba, kung iba nga kumakapit sa patalim, nagnanakaw, di ba, nagjujugaw, you know what I mean, di ba, para makakain lang. How much more yung mga kababayan natin na nandiyadyaan na, mayroon, pag nalaman mo, uy, marali ka, kunyari, wala kang bigas, Marlica, meron doon. Namimigay yung gobyerno ng mga bigas.